Hello guys, magandang gabi. Yan. Topic natin today, tonight pala, no? Topic natin tonight is yung sa hilo ulit, laziness. Kasi dati, no, matagal na nalalabo yung mata ko, since 2012 pa, no? So, tapos, nung nakaranas ako ng matinding pagkahilo, nagpa-check up ako sa general doctors na naman. Yan sabi niya sa akin, first step is magpa-check up daw muna ako sa opta. Pa-check yung grado ng salamin ko kung nasa tama pa ba or kailangan ng palitan. No? And sabi ko, sige, sinunod ko naman siya. Sabi ko, magpa-check up ako sa mata, papapalitan ko yung grado. So, yun na. Nag-ano ako sa opta. Napalitan na yung, naibigay na yung tamang grado ng mata ko, no? Ay, tamang grado ng mata. Naibigay na yung tamang prescription glass na, no? Tapos, sabi niya, bumalik ako sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, bumalik ako for follow-up para malaman kung saan nga talaga nang gagaling yung pagkahilo. And after nga nung siguro mga one week, no, bago na yung salamin ko, ito yung suot ko na to, no. Sabi ko, hindi talaga nawawala, doc. Sabi ko, hindi talaga siya hindi nawawala kahit naman tama na yung grado ng mata ko. So sabi niya sa akin, another step is yung sa ENT. Alam mo, sobrang gasas, no? Sobrang gasas yung check. Parang around 400, 600, pabalik-balik ka pa, no? Tapos hindi nila masabi ko anong tunay talaga binanggagaling. No? So, yun nga. Pinacheck ko na yung salamin ko. Walang nangyari. Talaga yung hilo ko, yung lula ko sa araw-araw. Kahapit ka bago maglalahad ka. Kahapit-kapit ka. Kung saan pwedeng kapitan, no? Para matutumba, ganyan-ganyan ako. Ayan. Ayan yung mga naranasan ko nun, no? So, hindi siya nakuha sa bagong salamin. Then, bakit punta ako sa ENT? About nga dun sa hilo. So, sa vertigo check, wala. Negative sa vertigo. Tapos, tinignan din yung lalamunan ko. Kasi nga, sabi sa akin sa ENT is yung acid reflux. Yan. Kasama yan sa nakakahilo daw talaga yun, nakakahilo. Yung symptoms, kasama yung symptoms yung hilo, no? Tapos yun nga, sabi nung ENT, wala din. Yung unang ENT, chinek ako sa for vertigo. Yung pangalawang ENT, chinek ako for sa acid reflux. Chinek yung lalamunan, ganyan. And yung pangatlong ENT, yun yung medyo mas matindi yung examination na ginawa niya sa akin. Kasi, chinek niya talaga yung tenga ko, yung ilong, yung may pinasok siyang aparato sa ilong. Basta parang susundutin yung ilong mo nun . Tapos, yung second naman is yung lalamunan. Yung parang may in-spray niya ako ng anesthesia sa lalamunan. Namanhid talaga yung dito, parang di makahinga. Tapos yun, sinilip niya rin yung lalamunan. Sabi niya, everything is normal naman. Wala naman bakas ng acid. Yung acid reflux. Hindi naman daw namumula. Okay naman yung tawag doon, yung vocal. Basta yung vocal cords, yan. Okay naman daw. Sabi ko, okay naman po talaga ito kasi never naman ako nakaranas ng yung horsiness, yung pagkapaos, yan. Hindi ko yung naranasan. So, sabi ko, doc, talagang yung hilo ko, consistent, persistent. Basta consistent talaga yung hilo na kahit nakahiga ka, parang nalalaglag, parang may humihila sa'yo, parang may gumagalo sa katawan mo, yung pagkahilo mo, ganun, no? Tapos parang, basta di mo maintindihan sa ulo mo talaga, yung, basta parang, sobrang hirap niya ipaliwanag, guys, no? Kasi, yung pag-ikot ng paningin nung bata ko, naranasan ko na yun dati. So, alam ko yung pakaramdam niyan. Yung parang, naranasan ko kasi yun dati is,
natatandaan ko eh. Galing ako nun sa sakit, mga trangkaso yata ng mga ilang araw. Tapos pagising ko is umiikot yung paningin ko. Talagang parang nagsiswerve ganyan. So alam ko yung pakaramdam nun na yung may vertigo. Pero ngayon wala talaga. Sabi ko doon, hindi ako nakaranas ng mga spinning. Talagang yung hilo ko, imbalance talaga, yung parang mabubuwal, parang may tumutulak sa'yo na ano, hindi yung maintindihan, ganyan. Ayun yung parang specific na pagkaka-explain ko no, sa doktor. So sa tatlong ENT na yun, wala talaga. Ang mga reseta, yun nga, CERC, betaistine, omeprazole, domperidone, basta yung mga may Zol, alam nyo na yun guys, alam nyo na yan, yung mga omeprazole na yan, kasi mga betaistine na yan, mga anti-vertigo na yan, tapos yung pati yung ano, yung anti-allergy, yung mga pang-allergic rhinitis yan, alam nyo na yung mga yan. So hindi nakuha din yung hilo, no? And yung one time nga na nagpa-psychiatrist ako, nag-antidepressant ako, doon nakuha guys, doon nawala talaga. 4 days nagkaroon ako ng relief na parang nakalaya ako sa pagkakahilo. Yung hilo na talagang grabe, parang hindi ka na makakilos talaga. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Hindi yata normal. Sabi ko, bakit hilong-hilo ako? Parang sa sobrang hilo mo, parang bumibigat na rin yung ulo mo na yun. Kasi hindi mo na siya masyadong ma-straight yung ulo mo na, kasi gigewang-gewang mo talaga. Sabi ko ganun sa sarili ko, parang, hindi ito normal na talaga. So yun, after nung gamutan ko na sa, hanggang sa ngayon is, hindi ko na siya nararamdaman, no? Yung hilo na yun na dati sobrang miserable kong pagkahilo na yun, hindi ko na siya nararamdaman sa ngayon. So gaya nga nung sabi ko sa unang video, kung ginawa niyo na lahat, no, sa ENT, pabalik-balik lang sa ENT, no, sa general doctor, sa pati yung salamin, pinaayos yun yung grado ng mata nyo, pero talagang walang pagbabago, no, pwede nyo subukan na magpa-psychiatrist or neurologist, kasi sila din naman yung may specialist rin naman sila sa taong na nag-anxiety, na may depression, ganyan. Kasi, kasama pala talaga yung mga ganong klase ng sintomas. Nagmamanifest pala talaga yun sa pag lagi kang anxious, yung lagi kang, alam yun, lagi kang nervous. Yan, kasama pala talaga yung ganon. So, yun, pwede nyo gawin yun kung ginawa nyo na lahat-lahat. Kumbaga, let's say, sabihin natin na yun na lang yung hindi nyo pa nagagawa. So, yun na. Gawin nyo na. Baka doon nyo na maramdaman yung relief na hinahanap nyo about yan sa hilo na yan. Kasi sobrang hirap talaga na maramdaman yan sa araw-araw. Oras-oras, minuto-minuto, mararamdaman mo yung pagkahilo na yan. Ay, nako. Grabe. Affected na yung buhay mo. Hindi ka na makapag-focus sa kung ano mang gusto mong gawin. So, yun lang guys. Salamat sa inyo, no? Salamat sa nanonood ng video na to.